Yo, what's up guys? Andito na naman tayo ngayon sa aking YouTube channel about sa mga reviews ng mga alam nyo na, accessories, yung mga parts ng bikes, tsaka mga syempre, mga safety protection para sa ating kapadya. So guys, pag-uusapan natin ngayon yung comparison between two helmets. So but before that, syempre mag-unboxing nyo tayo ng dalawang pinakakilalang brand ng helmet. Alright, so okay, huwag natin patagalin guys. So let's see. The ice I flash, it jukes me. I had your mama picking out your casket, bastard. I'm on the next level, right link, forget bezel, bends pedal to the metal, hotter than the tea kettle blood. What up, blood? What up, gangsta? What up, blood? What up, gangsta? So, ito na ang ating unboxing ngayon. Got Bell and Pop. Grabe, hindi ko pa nabubuksan na sobrang napipil ko na yung excitement kasi syempre yung mga brand na hindi basta-basta. Alright, so tara guys, buksan na natin siya parehas. So, I got on the right side, this is a Pop tactile race spin, yeah, but okay, and the other one is Bell 440 MIPS medium size, and this is ano size na ito? Small and extra small. So compare natin yung kanilang mga specs regardless dun sa size, kasi obviously this is medium and this is small. Small or extra large. Ah, sorry, extra small. Alright. So, unahin na natin tong Pop. Color blue and white. Yeah. May accessories siya. Ah, okay. Meron siyang bag for everyday use. Okay. Alright. Let's start to check. Ayan. Tingnan nyo guys. This is a half face helmet. So, Pop. Okay, dito yung kanyang adjustable. Ito. Tapos, ito yung padding niya sa loob. So this is tactile race, Pop, tactile race.
Yan. It has 17 na, I think. 17 ventilations. And kung gusto nyo lagyan ng action cam sa likod, pwede. Dito may cabinet siya. Tapos sa harap, it depends. Hindi ako sure kung merong, pero pwede, tingin ko pwedeng. Pwede siyang kapitan dito sa ano, dito yung mount para sa GoPro. Alright, so check natin yung kanyang yan. Guys, grabe ang gaan. Size small and extra small. Alright. So hindi siya MIPS. Pero nabasa ko yung review ng parang meron siyang anti shock absorber pala. So ito yung adjuster niya. Ayan. Alright. Ang kanyang weight ay 337 grams, size small po ito. So meron siyang adjustable strap dito. Tapos anyway, ito pala yung kanyang manual. Ito dito yung mga proper wearing tsaka yung mga safety features. Mahaba eh. Iba-ibang translator. Okay, testing natin kung magpipitsaan itong small. Kasi ito pala sa akin yung small size naman. Helmet. Visor, tingin ko na-adjust to dito. Yep. Ganda niya dito kasi makapal yung ano niya, yung shell niya. Yan yung nasa ibabaw ng style ko. Ayan. This goes around $200+. Hindi ko lang tandaan kung how much yung exact price. Okay. So, malalaman natin pag test drive natin to. So again, this Pok Tactile Race. Okay. Natin siyang i-unbox yung ating next review about sa Bell 440. Okay. So, Bell 440. This is brand new from UK. Ang ating Bell 440. So,
color niya ito. It's a sand gray, I think. Sand gray. So, ito yung kanyang manual for user. Tapos may kasamang sticker. Alright. 440 bed. Okay. Yung labas maganda. Yung shell niya medyo makapal din. Ayan. Tapos meron siyang 15 ventilation dito para sa air intake tsaka yung outtake ng hangin. Okay. So, yung visor niya adjustable for goggles. And meron siyang sweat guide para pag yung pawis mo dito siya pupunta. Hindi siya pupunta sa directly sa mata mo. And of course, ang pinaka-importante guys, yung MIPS. Yung sinasabi ko yan, yung MIPS. Napaka-importante yung MIPS na yan. Kasi, yan yung nagpo-protect sa ating ulo para hindi directly maramdaman yung impact between dun sa ground tsaka dun sa ulo mo. Ayan o, yung MIPS. Ito yung sticker niya. Yung sticker ng MIPS. Okay, na-digit to. Tapos ito yung kanyang adjustable strap yan. Alright, pati itong kanyang load adjuster din dito. Maganda yung weight niya ay I think okay, 350 grams. So hindi siya masyadong malayo dun sa pok na ni-review natin nung una. Ayan o. MIPS. Okay. So yung wala lang siyang ano provision para sa action cam. Pero tingin ko depende siguro kung gusto nyo siyang lagyan ng mount dito or dito. Ayan o. Bell 440. Ganda niya ang guns ah. Tapos yung price pala nito ay $99. Okay. So almost kalahati ng price nung ano nung pok. All right. So check natin. I-fit sa aking ulo. Medium kasi guys, yun talaga yung nagpipit sa ulo ko. Okay siya, ganda. So parang kulay niya gray. Ayan. Tapos na-adjust yung visor. Thank you.
decided na mag-testing ito sa trend. So yan guys, okay, so ito yung Bell 440 and this is the Tactile Race Pop. Yan, tingnan nyo naman yung dating nila guys, kung kukumpara mo kung ano yung medyo mabigat sa paningin nyo. Ayan, yung likod. Ngayon yung likod niya. Medyo malalim to, itong pok na to. Malalim sa ulo. So, mas malaki yung nasasakop na ulo. Unlike dito. Tinan nyo. Tinan nyo, medyo mababaw siya. Tapos, pares lang may ano, adjuster. Doon sa, kasi iba-iba yung size ng ulo natin. Tsaka ito medyo palapad siya. Ito medyo pakipot. Ayan. Babaw. Okay. Ayan. Babaw niya. Side and side niya. Medyo pahaba yung kanyang mga butas. Bent hole niya. Ito naman medyo rectangular shape. Unlike dito, ito medyo artistic eh. So, yun nga lang, parang ito nakikita ko medyo makapal yung shell nyo. So, tingnan nyo dito, unlike dito, medyo manipis lang siya. So, parang matibay. Pero, pares naman siyang matibay. Tapos, okay, ano pa ba? Ayan guys, ito yung loob ng ano, internal part ng helmets na mga nandito. So ito yung Bell. Tignan nyo yung kanyang padding. So halos buong ulo mo may padding dito hanggang dito. Tapos yung adjuster niyan dito, load, ayan. Tapos yung MIPS, ito yung MIPS nasa loob, yung kulay yellow. So, ito. Kung may time na unexpected na nagkaroon ka ng mga crash sa trail, tapos nauna yung medyo anaano yung ulo mo, yung MIPS na yan, maglalaro lang siya. Gaganon, ikot-ikot siya. Ayan, ganun-ganun lang siya. Tapos, kasi na-experience ko na yun eh, dun sa aking isang helmet na Bell din. Yung, tapos, ito. Ito yung kanyang padding, kulay light blue. Spin. Ayan, medyo makapal nga yung kanyang, ano. Ay, hindi. Patos-patos lang sila ng kapal. Mas marami nga lang siyang bent hole. Ayan ang mga bent hole nyo. Tapos andito yung kanyang ano, specs. Ewan ko, wala lang siyang sweat guide. Andag dito, ito yung sweat guide. So yung pawis mo pupunta dito. Hindi siya pupunta directly sa mata mo habang pumapadya ka. So, halos pares lang siyang magaan eh. Pero, ito 330 yung 330 grams. Ito naman ay 350 grams, size medium, size small. So, almost 20 grams lang yung difference nila.
Ito yung gusto ko sa ano eh. Kulay niya eh. Kakaiba. Ayan. So again guys. So guys, ito. Napayo ko lang kung medyo nagtitipid kayo. I recommend this one. This bell 440 cost of $99. Naka-promo pala yan. Sorry, naka-promo yan ng around mga 20%, I think. Tapos, ito naman ay 200. Hindi ako nagkakamali, mga 230 something like that. Naka-promo din. Kung medyo merong kayong budget naman, okay din to. Pero kung sa mga nagtitipid na naka-MIPS pa, like dito, lasting MIPS. Ayan. Pero maganda sila parehas. Pero yung designs, more attractive kasi ito eh. Dahil din syempre, alam nyo na yung kulay pa lang. Dalawang kulay. Ayan. So, ayan o. Very affordable siya. Tapos, halos kompleto na. Nasa kanya na lahat. Tapos, ito. Medyo pricing nga lang siya. Pero, maganda naman siya. Ayan o. Ang pok, siyempre. Kailangan brand yan. Pull it over. She pulled me over. Pulled me out the rover. Then she pulled me closer. Threw me in back of the car. Put me in handcuffs. Start ripping my pants up. All you hear over the dispatcher is we, 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 we. When I get up all in ya, when we can hear the angels call. Oh, okay. Alright guys, thank you sa mga nanonood ng vlog for sa review ng dalawang helmet na ito. Pop and Bell 440 and Tech Dalvish. Alright, so please watch my next vlog sa test ko sa mga helmet nito. Okay. So guys, paki-subscribe and dagdag po naman. Thank you. Ingat lagi sa ride. See you again guys.